Lola, patawad. Hindi ko na kumbinsi ang inyong nakakatandang kapatid. Tuloy na po siyang nilamon ng galit. Bungad ni Ariel nang makalapit sa kanya ang kanyang lolo at lola. Wala na tayong magagawa, apo. Kung ito talaga ang kanyang kapalaran, kailangan natin itong tanggapin. Huwag kang malungkot. Wala kang naging pagkukulang o kasalanan sa kanyang sinapit. Sagot naman ng kanyang lola Tamara habang hinihimas ang ulo ni Ariela. Nang araw na yun, abala ang kababaihan sa pag-asikaso ng mga sugatan sa laban. Samantalang si Aya naman ay nagbuluntaryong gamutin ang binatang pinuno. Batid niya kasing maaring masira ang laman loob ni Ariel kung hindi nito mailalabas ang lasong nalanghap mula sa alupihan. David, pakuluan mo ang dahong ito sa palayok hanggang sa ito'y maluray-luray sa init ng tubig. Utos ni Aya sa antingerong kanang kamay ni Ariel. Agad namang tumalima ang lalaki sa utos ng babaylan. Habang hinihintay ni Aya ang pinakuluang dahon, pinainom niya ng tubig ang binata na kanyang dala mula pa sa mahiwagang tubig ng Locadea. Makakatulong ang tubig na ito sa panunumbalik ng dating lakas ng iyong katawan. Wika ni Aya sa binata. Salamat binibining Aya. Hayaan mo, pag maayos-ayos na ang pakiramdam ko, igagala kita sa magagandang lugar dito sa amin. Para naman kahit papano, makabawi ako sa iyo sa pagtulong mo sa amin. Saad naman ng binata na hindi man lang makatingin sa mga mata ng dalaga. Sige, para naman makapasyal ako dito sa lugar nyo bago kami lumisan. Sagot naman ng dalaga. Makalipas ang ilan pang mga oras bago sumapit ang tanghaling tapat, nakahanda na ang pinakuluang dahon ni David na siyang iinumin ni Ariela. Habang inaakas ni David ang tubig na pinaglagaan ng dahon, laking pagkamangha niya nang mapansin niyang hindi man lang nag-iba ang kulay nito. Ayon sa kanya, napakalinaw ng pinaglagaan ng dahong ibinigay ni Aya at talagang ito'y natunaw na animoy nag-anyong tubig na lamang. Kahit katiting na bakas ng dahon ay wala siyang makita ayon kay David. Pag-abot niya rito sa dalaga ay tinanong niya kung anong uri ng dahon ang ibinigay nito. Ang dahon na ito ay mula pa sa halamang gamot na matatagpuan lamang sa mundo ng mga engkanto o ng mga diwata. Sagot ni Aya kay David. Ariel, inumin mong lahat ang pinakuluan. Magtiwala ka sa akin. Sa isang iglap, matatanggal ang lason sa iyong katawan. Dagdag pa ni Aya. Nang makita naman ni Ariel ang palayok na umuusok pa, ay napaisip siya na bakit naman niya iinumin yun. Ikakukulo nga lang nun. Kahit sino siguro mag-aalangan sa sobrang init nun kung tutuusin na. Ngunit dahil nga sa sinabi ni Aya na siya ay magtiwala, agad niyang hinawakan ang palayok na wala man lang sa pina sa kanyang mga kamay at dalian niya itong nilagok. Laking gulat noon ni Ariel dahil ang nalasahan niyang tubig ay manamis-namis at hindi mainit. Ayon sa binata, katumbas lang yun ng tubig na bagong salok sa balona. Matapos niyang maubos ang halos tatlong basong tubig na laman ng palayok, kunot noo siyang napawika na nga. Binibining Aya, ramdam kong gumagana ang aking pakiramdam. Sadyang napakabisa at napakahiwaga ng dahong iyong pinakuluan kay David. Nang marinig naman ito ng dalaga, napangiti lamang siya dito at tumayo upang magpahangin sa labas. Sinundan naman siya ni Nausnag at Malig at naiwang nakamasid lamang ang binatang pinuno sa kanilang paglabas. Mukhang kakaiba ang pinakawalan mong ngiti sa binatang yun, ha? Hindi na naituloy pa ni Malig ang kanyang sasabihin nang biglang nagsalita ang dalaga na nga. Bisitahin natin ang mga nasugatan sa laban ng naganap. Baka may maitulong tayo sa kanila.
Singit ni Aya sa nais sabihin ni Malig. Makalipas ang buong araw, naging maayos naman ang lahat at bumuti na rin ang kalagayan ng mga nasugatan sa laban at nakakapaglakad na ng mag-isa si Ariel. Tuluyan na kasing nailabas ng binata ang lason sa pagpapawis nito. Sa pagsapit ng gabi, habang pinapanood ni Aya ang mga antingerong abala sa pagluluto, nagpaalam si Nausnag at Malig upang makapamasyal sa ibang bahagi ng lugar. Agad namang pinayagan ni Aya ang kanyang mga kaibigan upang sa ganon masiguro nilang wala nang masamang nilalang ang magkasik ng lagim sa ibang karatig lugar. Binibining Aya, mukhang may iniutos ka sa mga kasama mo ah. Bungad ni Ariel sa dalaga nang makita nitong umalis ang dalawa. Mamamasya lang sila sa buong paligid ng lugar at para naman kung sakaling makakita sila ng kahinahinala, agad nating matutukoy kung ano ang sadya nito. Sagot naman ng dalaga. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, bigla namang lumipad ang ibon sa balikat ni Aya patungo sa hilagang kanluran ng lugar. Hindi naman yung binigyan pansin ng dalaga dahil batid nito nga ito'y magmamatsyag din at magbibigay ng impormasyon na pagbalik nito sa kanya. Bukas nga pala ng maaga, ipapasyal kita malapit sa merkado para naman. Bago kayo lumisan eh, makita mo mga lugar pasyalan ng mga tao dito. Wika ni Ariel na halos mautal-utal pa. Tumango naman si Aya sa kanyang narinig bilang pagtugon. Siya nga pala, kailan kayo babalik sa lugar nyo? At may nais sana akong malaman bago kayo umalis binibini. Sunod-sunod na tanong ng binata. Ano ang nais mong malaman? Tura naman ng dalaga. Huwag ka sanang magagalit. May dugo ka bang engkanto? Rektang tanong ni Ariela. Bago kasi ako tuloy mawalan ng malay, parang nakita kong humaba at namuti ang iyong buhok, binibining Aya. Dagdag pa nito na ikinagulat naman ng dalaga. Sapagkat buong akala niya ay wala ng malay ang binata bago niya gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan. Baka naman namamalikmata ka lang. Tanging tungkod at latigo mo lang ang ginamit ko para matalo ang ating kalaban. Meron din akong tangang mutya na nagbibigay karagdagan lakas sa aking espiritual at pangangatawan. Katwirang sagot naman ni Aya. Matapos noon, ibinaling ng dalaga ang usapan sa ibang paksa upang hindi na magtanong ng kung ano-ano pa si Ariel. Maya-maya pa, pinatawag na sila ng lola ni Ariel upang makapaghapunan na. Habang sila'y naghahapunan, panay ang kwentuhan nila ukol sa naganap na labanan kontra aswang na mambabarang. Magkahalong saya at lungkot ang kanilang nararamdaman ng mga oras na yon. Malungkot dahil hindi nila nakumbinsing magbalik loob ang nakakatandang kapatid ng lola ni Ariel. Masaya naman dahil nagawa nilang magapi ang kampo ng kadiliman kung kaya't wala nang mag-aasik ng lagim sa kanilang lugar. Binibining Aya, maaari na kayo magpahinga. Lumalalim na ang gabi. Sige na iha, sila na ang bahala dyan sa pagliligpit ng pinagkainaan. Wika ng lola ni Ariela nang makita niya nga natulong ang dalaga sa pagliligpit ng pinagkainaan. Sa paglipas pa ng ilang sandali, sa pananahimik ng gabi sa lugar nila Ariela, ay ramdam ng lahat ng nakatira doon ang napakapayapang simoy ng hangin at walang iniisip na panganib sa paligid. Sa pagsapit ng umaga, pasilip pa lang ang araw ay nag-aabang na si Ariel sa paglabas ni Aya sa tinutuluyan nitong kubo. Magandang umaga, binibining Aya. Handa ka na bang mamasyal? May nahiram akong kalabaw at kariton para hindi ka mapagod sa paglilibot natin ngayong araw. Bungad ng binata sa dalaga at pagkuwaya, napaawang ang bibig nito nang makita niya ang dalaga.
Nagpalit kasi ng kasuotan noon si Aya at nakaayos ang buhok nitong mahaba. Hindi tulad noong una silang magkita, medyo buhaghag at hindi nakapagsuklay. Lalo tuloy nang ibabaw ang kagandahan ng dalaga at tumerno pa ang suot nitong damit na kulay rosas. Habang nagkakatitigan ang dalawa, bigla namang may sumingit at nagsalita na nga. Maari ba kaming sumama sa pamamasyal nyo? Singit naman ni Malig, kasakasama si Usnaga na kararating lang mula nang umalis ang mga ito kagabi. Oo naman, magdala kayo ng tubig na maiinom pampawi uhaw sa daan. Sagot naman ng dalaga at napansin niyang nag-iba ang timpla ng mukha ni Ariela. Ariel, ayos ka lang ba? Bakit tila masama ang iyong pakiramdam? Tanong ni Aya. Hindi, napuwin lang ako. Sige, isama natin sila. Sagot naman ni Ariela. Makalipas ang ilang minuto nilang paglalakad, dinala sila ni Ariela sa isang hardin malapit sa lugar nila. Namumukadkad ang mga bulaklak doon at talaga namang labis iyong nagustuhan na ni Aya. Naalala ko tuloy si Ina. Mahilig kasi kami magtanim ng iba't ibang klase ng bulaklak sa aming bakuran. Wika ni Aya habang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Habang wiling-wiling pinagmamasdan ng dalaga ang kagandahan ng lugar, lumapit naman sa kanya si Ariel at nagsabi na nga. Ganun ba? Ito para sa'yo. Ito kasi ang pinakamagandang bulaklak dito para sa akin. Mahilig ka rin pala sa mga halaman. Sabi ni Ariela, sabay abot ng bulaklak sa dalaga. Pero ngayon, nakakita na ako ng mas maganda pa sa bulaklak na yan. Dagdag pa ng binata. Talaga? Saan? Nais kong makita. Usisa ni Aya habang nakangiti. At napatigil siya nang bahagya nang sabihin ni Ariel na ang bulaklak na tinutukoy ko na mas maganda pa dyan ay walang iba kundi ikaw, Aya. Sabi ni Ariela.